Magandang araw sa inyo mga pare ko, at kayo ba'y nahihinaan pa sa isang baterya nitong inyong motor? At gusto nyo pang magdagdag ng isa pa, so technically dual battery ang gusto nyo mangyari. Dahil piling nyo ay kinakapos pa ang isang baterya nyo. At ang piling nyo rin, once na nagdagdag kayo pa ng isang baterya, ay tataas at gaganda ang bigay ng inyong kuryente dito sa inyong makina. So yan ang aling aalamin ngayon mga pare ko, dahil yan ang video natin for today. At aalamin natin kung okay bang magkaroon ng dual battery sa ating motor. Eto mga pare ko, at nag-ready pa tayo ng isa pang baterya. At dual battery na yung ating gagawin. Dahil kung makikita nyo, habang lumalaki yung baterya ay tumataas yung ampere hour ng ating baterya. Ito, meron tong 5 ampere hour. And then, ito namang isa natin ay meron namang itong 3 ampere hour by 10 hour. So, ito mga pare ko, technical to. Itong divided by 10 hour. Kung meron kang 3 ampere hour, ibig sabihin yun, meron kang 0.3 ampere sa 10 oras. So, kung 0.3 amperes lang yung inyong gamit sa inyong baterya, ay tatagal ito ng 10 oras. Pero kung ito ay 3 amperes yung gamit nyo sa inyong baterya, ay isang oras lang po ang itatagal niya. So yan mga pare ko, di ba malinaw po? Ito naman is 5 ampere hour sa 10 hours. So 0.5 ampere hour is tatagal siya hanggang 10 oras. Pero kung 5 ampere ang inyong gamit sa baterya, ay isang oras lamang ang kanyang itatagal. Kasi nga per hour yun. So yan, malinaw mga pare ko yun. So magkaibang baterya pero magkapareho ng boltahe. So ang tanong mga pare ko, ito bang dalawang baterya na to ay pwede nating pagkonektahin? Ito mga pare ko, high school pa lamang o elementary pa lamang ay pinag-aaralan na po natin to, yung pagkoconnect ng dalawang baterya. At sa pagkoconnect ng ating baterya, eh meron po tayong dalawang classification. Ayan mga pare ko, at nakapost na sa screen natin. Ayan, pictures it speaks itself na po, at hindi na po masyadong kailangan ng explanation. Meron po tayong dalawa. Unang-una po dyan ay yung series connection. Makikita nyo yung baterya, yung kanyang negative at positive ay pinagtugtong niya. At yung magkabilang dulo, positive at negative, yun po yung kanyang load. Wala pong iniwan yan sa ating mga flashlight. Kung makikita nyo yung connection ng baterya nito, ayan, ubuksan natin. Ito yung ka-positive. At yung negative na kabila ay pinagtugtong niya. Then ito naman po yung positive, ay ito na po yung dumiretso sa ilaw. And then yung kabila naman, ito, ito na kinakonekta. Ito naman din po ay pupunta sa ilaw. So yan po yung kanyang load. Di ba po ba? Series connection yung pag-connect ng baterya rito. At kung makikita nyo naman po yung voltahe ay tumaas. So 12 volts plus 12 volts equals 24 volts po ang kanyang naging load. So ang taas mga pare ko. At sa ampere per hour naman ay hindi naman po nabago. So ang mangyayari is pag ito naman ang kunikta natin, yan, 5 amperes at 3 amperes, ay medyo meron po tayong doubt dito kung ano pong mangyayaring amperes yung kanyang kukunin. So kung malamang ito po ang sundin nita, itong 5 amperes per hour, yung kanyang amperahe. So, hindi po magbabago yung kanyang load o storage niya, yung kanyang capacity. So, maintain din po siya sa 5 amperes per hour. And next naman natin is yung parallel connection. Kung makikita nyo sa picture, yung dalawang negative ay pinagsama niya. At yung dalawang positive ay pinagsama niya. So, yung kalalabasan ng dalawa na yun ay yun ang load. And then, kung makikita mo naman sa boltahe, is hindi rin nagbago. 12 volts pa rin. Pero, yung storage capacity niya, which is yung amps per hour, ay tumaas.
At ibig sabihin nyo mga pare ko ay alam nyo na kung anong connection ang gagawin nyo dito sa inyong baterya. At ang gagawin nyo ay ang parallel connection, yung hindi magbabago yung kanyang voltahe, which is yung 12 volts pa rin. And then yung storage capacity niya, which is yung ampere per hour, ay tumaas. So yan ang inyong gagamitin. At huwag na huwag kayong gagamit ng series connection, dahil kung makikita nyo, tumaas yung kanyang voltahe. At yung ampere per hour niya, which is yung capacity niya, ay hindi naman. Which is useless din yun. Sa voltahe ay delikado po na gumamit kayo ng 24 volts. Dahil hindi po yan ang nire-required ng ating mga motor. 12 volts lang po tayo mga pare ko. Dahil ang mangyayari, once na sinaksakan mo ng 24 volts ang inyong motor, ay malamang sa alamang sunog ang inyong electrical wiring. Pero huwag kayong matakot dahil meron tayong protection. Ito ang fuse. So ito ang kauna-unahang masusunog, mapuputol once na nag-create ng mataas na voltahe itong ating baterya. Dahil itong fuse ang sasabog, mapuputol upang hindi niya nadalin yung mataas na voltahe dito sa inyong wirings. So eh mga pare ko. So tara mga pare ko at i-actual natin at malaman natin kung totoo ba yung mga connection na yan, ang series at parallel. At tingnan natin kung sa series ay tataas nga ng 24 volts itong ating dalawang baterya. So tara, i-connect ko muna silang dalawa. So kuhanan muna natin ng initial volts itong ating baterya at para malaman natin kung anong voltahe pag kinonek natin siya ng series. Ayan mga pare ko, at lumalabas na 13 volts itong ating baterya at yung isang baterya natin ay 13 volts din yung kanyang karga kasi pinulcharge siya kanina. Kaya lumalabas pag ito ay siniris sa connection natin, lalabas na 26 volts yung kanyang ipoproduce na voltahe. Series connection, ang sabi, pagkonektahin yung positive ng isang baterya at negative ng isang baterya. And then, syempre, ito yung positive ng isang baterya at negative ng isang baterya. Ito na yung ating load. At aalamin natin kung ilang voltahe ang ating nakuha or nakukuha. So, i-connect natin dito, negative, at ito naman ang positive. So yan mga pare ko, huwag na huwag niyong ikakabit ito sa inyong motor dahil siguradong sabog ang kanyang fuse o kung wala kayong fuse, sabog ang wiring nyo or iba pang mga electronic parts ng inyong motor tulad itong CDI at kung ano-ano pang mga electronics dyan. So yan o, nakuha natin ay 26 volts. So very dangerous mga pare ko, huwag na huwag niyong gagawin yung series connection sa inyong motor. So pass tayo rito. Disconnect natin. Parallel connection, ito yung sinasuggest na gamitin natin connection dito sa ating mga baterya. At nakalagay dyan is pagkabitin yung parehong negative at positive ng ating mga baterya. So unahin mo natin yung negative nito at negative nito. And then sunod naman natin yung positive nito. At ito naman yung kanyang positive. So tingnan natin kung tataas yung kanyang voltahe. Ito yung ating multimeter. Isaksak sa isang positive. Yan. At isaksak naman natin dito sa negative. Ayan mga pare ko, confirm 100% which is 13.1 yung ating voltahe. Tamang-tama po. Very good na very good. Dahil ang isa sa mga baterya natin dito is 13 volts yung kanyang karga. So ayan mga pare ko, very good na ito yung ating gamitin na connection, yung parallel connection. At the same time is tataas yung kanyang amperes per hour o amps per hour, kanyang magiging capacity or storage. So madadagdagan yung storage nitong ating baterya. So ayan mga pare ko. Siyempre may problema pa rin mga pare ko. Hindi porket okay itong ating connection, itong parallel connection at okay itong ating voltahe, okay din yung ating capacity which is yung amps per hour, ay okay na yung lahat at tataas na yung storage capacity natin. Hindi rin po ganun mga pare ko. Dahil mataas nga po yung ating storage, ay mahina naman din po yung karga ng ating charger which is itong charging system ng ating motor. Walang iniwan lang po sa ating mga bulsa. Although dalawa nga po yung ating bulsa,
hey, wala naman po tayong inilalaman. Kumbaga, kulang na kulang pa po. So, ala din pong mailalaman sa dalawa na to. Unless na lang po mag-full wave po kayo kung naka-half wave po yung inyong motor. Kung tutusin, mga pare ko, itong ating baterya, ay nakakabili naman po ng baterya, which is isa lang, na mataas naman yung kanya rating, which is 7 to 8 amps per hour. Ayan, mga pare ko, not necessary naman magdalawa ka. Ay kung may nabibili naman palang isa, so mag-isa ka na lang. Ha, diba? At isa pa, mga pare ko, ay huwag na huwag ka magkoconnect ng dalawang baterya na may magkaibang kondisyon. For example, ito ay bago, at ito naman ay luma, ito ay malakas, at ito ay mahina. Dahil ang mangyari, itong malakas, bago, ay kukunin lang din na mahina yung storage niya o yung capacity, yung kuryente niya. So, mangyari, hihina din to. Ito ay sira na, mabilis maglobat, mabilis magdiskarga. Ay, ang mangyari, kukunin lang na kukunin yung karga nitong bago at i-dispose lang ni hina. So, pareho silang hihina. So, wag na wag po. Kaya kung bago ang inyong baterya, dapat pareho ay bago. Dahil ang healthy baterya ay dapat hindi bumaba ng 70% yung kanyang charge. So pag bumaba pa sa 60, 50 yan, delikado na yun, mga pare ko. Dahil magkakaroon na po siya ng chemical reaction sa loob at magkakaroon na po siya ng sulfation. Which is yung sulfation na yun ang magpapalobo, magpapasira, magpapahina na ng inyong baterya. So wag na wag nyong papanatilian lobat ang inyong baterya. So, yan po ang magiging problema nyo pag dalawang baterya pa ang inyong ikinarga dito sa inyong motor. So, ayan mga pare ko, kung hindi nyo rin po kayang palakasin yung charging system ng inyong motor, ay useless na pong magdalawang baterya dahil masisira po to. Isang baterya lang po, okay na okay nga. Dahil yan naman po talaga ang design ng mga manufacturer natin para lang po talaga sa iisang baterya at ito po ay kaya niyang charge o i-pull bat. So, hindi po siya masisira. So ayan mga pare ko, at hanggang dito lang po yung aking video at maraming salamat po sa panonood. So alam niyo na po kung bakit po iisa lang yung baterya ng ating motor, dahil inaakto niya lang po o sinasakto niya lang po sa charging system ng ating motor upang hindi po ito masira at magdiskarga. So hanggang dito lang po, paalam sa inyo mga pare ko, paalam.